Magandang araw po sa bawat isa. Ako po si Mr. Jesse Laurea mula po sa Paranaque National High School, Baclaran. So, bago ang lahat, pasensya na po kayo sa itsura ko dahil hindi po tayo sanay sa ganitong pa-video-video pa. No, mga teacher po ngayon, parang artista na rin eh. Kailangan naka-video lahat. Okay? So, bali ang naka-assign po sa akin ay magpakitang turo ako ng Enrich Virtual Model of Blended Learning. So, ano po ba itong Enrich Virtual Model of Blended Learning na ito? Para po sa mga hindi nakakaalam. Ito po ay isang klase po ng blended learning na kung saan no, pinagsama po yung online approach at yung face-to-face approach. Okay, paano po ito nangyayari? No, ang approach na ito, ang model na ito, mas lamang na nakatutok ang mga learner natin o tayo po mismo mga teacher via online. So, bakit po ganun? Dahil nga po Enrich Virtual Blended Learning or Model of Blended Learning, no, mas malaki ang porsyento na isinasagawa po ang pagtuturo natin via online. So, magagamit po natin itong approach na ito, itong model na ito sa mga estudyante natin na mayroong available resources o mayroong internet, mayroong wifi o mayroong kakayahan na mag-provide ng pang-online nila. Okay? So, pwede rin po tayo o pwede rin pong gumamit ang teacher dito ng mga application or website po sa internet na kung saan makakatulong po sa pagtuturo po natin sa mga estudyante natin. Okay, bali sa case ko po, ang ginamit ko po ay ang Nearpad. So ano po ba itong Nearpad na ito? Ang Nearpad po, mahahanap po ninyo ito sa internet, sa Google. I-type nyo lang po Nearpad at makikita nyo na po doon. So ito ay i-recommend ko po o i-recommend ako po sa inyong gamitin kasi maganda po siyang gamitin. Bakit po? Para pong si teacher at yung estudyante po niya, para kayong harapan talaga. Kumbaga, para kayong nasa classroom setup. Bakit po ganon? Kasi si teacher po, may kakayahan po siya na kontrolin ang pwede niyang ipakita sa monitor ng kanyang mga estudyante. Regardless of number of students na meron ka. Okay, kaya ka, kahit po 50 ang estudyante pa po yan, kayang-kaya po ni Nearpad po yan. Okay? So, kumbaga makukontrol po ni teacher kung ano po yung kaya niyang, yung ipapakita niya sa monitor ng kanyang mga estudyante. No. So, mamaya po makikita po ninyo yan sa inihanda ko pong pakitan turo sa inyo. At the same time po, makukumpleto po itong model na ito kapag si estudyante ay meron po siyang part doon sa lesson mo o sa diniscuss mo na hindi mo naiintindihan o hindi nila naiintindihan, pwedeng sabihin po ni teacher na, sige ganito, magkita tayo sa eskwelahan. Pag-uusapan po ninyo kung kailan po kayo magkikita. At doon naman po papasok ang face-to-face approach. Okay? So kung meron pong hindi naiintindihan si estudyante sa online na nilesson mo, pwedeng mag-meet kayo kinabukasan para naman mag-face-to-face kayo. Okay? Pero sa case ko po, sa mapapanood po ninyo ngayon, hindi ko po nagawa ang face-to-face na kung saan actual na nagharap kami ng estudyante dahil una po sa lahat, hindi po pwedeng lumabas ang mga kabataan ngayon, no, ang mga minor ngayon. Ang ginawa ko po, nag-face-to-face pa rin kami ng estudyante na yun na naguguluhan sa isang bahagi ng nilesson ko po. Okay? Meron din po kayong makita dito sa akin pakitan turo na kung saan ang magulang ng isa sa mga estudyante ko ay tumawag sa akin o nag-video call sa akin. Bakit ko po sinama yung magulang? Kasi po, under po sa new normal approach natin,
na magbibigay din po tayo ng learning plan. Kasabay po ng mga module na matatanggap po ng mga estudyante natin, magbibigay din po tayo ng learning plan sa bawat estudyante po natin. So yung learning plan po na yan, pwede po yung magamit ng mga na makasamahan ng mga estudyante natin sa bahay, no? At iyon ang magiging guide, no, ng mga tatayong teacher po, ng mga tatayong teacher sa mga estudyante na yon. Okay, pwede pong tumayo yung teacher, yung magulang, yung nakatatandang kapatid, o kung sino man po nakaaalam sa o mas marunong po sa bahay ng learner na yon. Okay? Ipinakita ko po doon na yung parent ng estudyante ko na yun tumawag sa akin, nagtanong kung ano ang gagawin. At iyan po ay nakapaloob sa ating learning plan na gagawin. So muli po, ako po si Mr. Laurea. No, meron po akong YouTube account. Pwede po ninyong, mayroon po akong YouTube channel. Pwede po ninyong i-like yung akin pong YouTube channel sa YouTube. Marami po akong mga na-ready doon na mga lesson na pwede po nating magamit sa atin pong mga estudyante. At hihingin at kukunin ko na rin po ang pagkakataon na ito para magpasalamat po sa mga kasamahan ko sa Departamento ng Aralin Panlipunan sa Paranaque National High School Baclaran, sa akin pong nasipag na head teacher na si Mr. Glenn Deranoco, para sa tiwalang ibinigay po niya sa akin, no, sa akin pong master teacher, sa aming master teacher na si Mrs. Gina Sabariaga, para sa pagsagot sa mga tanong na ibinibigay ko po o binabato ko po sa kanya, maging sa mga kasama, sa mga kaibigan ko rin po sa ibang eskwelahan, sila si Ma'am Camille ng Santo Niño National High School, no, na siya talaga ang naging daan para mabigyan ako ng pagkakataon na magpakita ang turo sa inyo. So, hindi ko na po patatagalin pa. Ito po ang Enriched Virtual Model of Blended Learning. Okay, good morning, Einstein. Good morning, sir. Good morning. Good morning po, sir. Okay, bago tayo magsimula, magkaroon muna tayo ng house rules natin. Ito ang ating unang virtual lesson. No, after ng ilang buwan ba? Tatlong buwan? Apat na buwan, no? Hindi, mag-apat na buwan na quarantine. No, para hindi tayo magulo, guys, ang gagawin natin, ang ating mga mic ay i-off natin yan. Okay, so yung mga magsasalita, kaya ko pinapabuksan yung camera sa inyo kanina, tataas lang ng kamay. Okay? Una, i-off yung mic. Paki-off yung mic at i-on lahat ng camera. Para kung meron kayong concern, kung meron kayong tanong, na meron kayong hindi naiintindihan, itaas ang kamay tsaka sabihin sa akin. Okay? Okay, let us pray. Malakwit. Pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa mga biyayang handog niyo sa amin. Salamat po sa pamilya at patnubay na gawa amin. Okay, thank you. So bago natin sabihin ang bago natin ibigay ang ating napapanahong balita ngayon, magkamustahan muna tayo. Gusto kong marinig, gusto kong malaman ano na ang mga nangyari sa inyo sa nakalipas na tatlong buwan. Jeline, kamusta ka? Okay lang po, sir. Paano okay lang? Ano po? Nakakahanap naman ng medyo naggawa po. Mm-mm. Saan kayo naabot ba ng lockdown? Dito lang po sa bahay po namin. Diyan. Taga ano ba kayo? Saan ba kayo? Baclaran? Pasay? Hindi po. Taga Balta po. Paranaque. Mayroon ka naman bang na-realize sa nakalisa quarantine na nangyari sa lockdown? Opo. Ano naman na-realize mo? Na ang dami po palang pwedeng gawin dito sa bahay. Mm-mm. Tumutulong ka, ha? Apo. Okay, very good.
Alanisa, ikaw, kamusta ka? Okay naman po, sir. Yung mga bagay po na hindi po nagagawa natin kapag may po nagagawa ko po ngayon. And then, nakakapagawa sa pamilya. And tumutulong din po kay mga. Oo, tama yan. Saka yung sulitin ba natin yung ano, yung panahon, nakasama mo yung pamilya mo. Diba yan yung mga bagay na hindi natin nagagawa noon eh. Kasi noon, mas lamang tayo sa labas kaysa sa loob ng bahay eh, diba? Ikaw, Ara, kamusta? Ayos lang po, sir. At saka po, during this quarantine, may nandun din po na dapat po pahalagan po palagi yung health as mag-exercise every day at least 30 minutes po. Nag-exercise po ako. Then, ano, band na rin po sa pamilya, sir. Then, tumutulong din po sa buhay bahay. Oh, very good. Exercise. No, dito ngayon natin mapapatunayan na talagang health is wealth. 'Di ba? Hindi yung mag-e-exercise sa kama, tama 'yan. Anong ginagawa mo exercise? Yung sir, ano po, yung mga basic lang. Pero at least 30 minutes lang po, sir. Pinapaulit-ulit lang po. Mm, tama. Ang mahalaga pagpawisan tayo kahit papaano, no. Good morning, mga kaklase. Magandang umaga, sir. Ang aking ibabalita po ngayon ay hindi bababa sa 20 na mga sundalo Indian ang namatay matapos sa isang marahas na face-off kasama ng mga tropang Chino sa kahabaan hanggang ng de facto ng bansang Himalaya sa huling Lunes, sinabi ng hukbo ng India. Sa panahon ng isang process of distillation na isinuwa sa Galwan Valley sa pinagdalunang lugar na Aksay Chinlak, ng dalawang bansa na pinagtatanggungan hanggang higit sa 14 years. Ang aking reaction po ang lungkot kasi po, pinag-aawayan po yung isang teritoryo na nagre-resulta ng mga casualties. Okay. Question, guys. Anong masasabi niyo sa binalita sa atin ni Rolda? Okay, kung walang tanong, sige. Dumako na tayo sa ating field trip. Ha? Bali, ang mangyayari, magsasend ako sa inyo sa group chat ninyo ng link. Itong field trip na gagawin natin, virtual. Ha? Hindi kagaya ng field trip na madalas natin ginagawa. Nagbabas pa tayo, nag-aano pa tayo. No. Ang gagawin natin, sabay-sabay natin pupuntahan yung lugar na yon. Tapos gusto ko, sabihin nyo sa akin, guys, saang lugar sa Pilipinas matatagpuan yung lugar na yon. Okay? At sabihin ninyo sa akin ano ang masasabi nyo sa lugar na pinuntahan natin ngayon. Pwede ninyong galaw-galawin to, guys, ha? Ikutin nyo yung paningin nyo, ha? Kung anong masasabi nyo sa nakikita ninyong lugar. Nakita nyo yung link? Opo. Okay. Waiting for students. Okay, kompleto na lahat. Atisado, nandito na. Bantilan, Balakwit. Okay? So, anong larawan o anong lugar? Familiar ba kayo sa lugar na nakikita ninyo? Opo. Ano yan? Napuntahan nyo na ba yan? Ikot-ikutin nyo yung monitor ng kanang, ano nyo, ng desktop nyo. Nakita nyo? Familiar ba sa inyo? Saang lugar sa Pilipinas matatagpuan ang larawan na ito? Saang lugar kaya yan? Tingnan, makikita yung lawa, yung sikat na lawa. May mga kabayo. Saang lugar yan? Anyone? Marco? Batangas, sir. Batangas. Saan sa Batangas? Anong famous site yan? Taal Volcano po. Taal Volcano. Very good. Okay, so next place. Familiar? Familiar sa inyo itong simbahan na to? Yung background niya ay vulkan. Sino aware dyan? Sino nakarating na dyan? Albay po. Oh, saan nga? Anong famous destination yan? Mayan Volcano. Okay, yung Kagsawa Church, no. Ang vulkan Mayon. Okay, next.
Ito, medyo familiar kayo. Ewan ko na lang talaga, guys. Ha? Baka hindi pa ninyo alam yan. Basic na basic. Very good. Luneta Park. Ang pambansang parke ng Pilipinas. Nakikita nyo yung ano, yung flagpole? Nakikita nyo? Alam ba ninyo, class? Counting trivia lang sa flagpole na yan. Diyan nagsisimula yung kilometro sa Pilipinas. Yung 0 kilometer. Okay, kaya kung may makikita kayo sa mapa na 12 kilometers or 15 kilometers, dito nagsisimulang sukatan yan sa flagpole na yan para iisa lang yung sukat natin. Okay? Narating niyo na ba yung luneta? Ah, buti naman. Next. Ito, ito. Baka narating na ninyo to. Wow. Ano nakikita niya? Clue. Ito ay nasa probinsya. No, sikat na lugar ito tuwing summer. Palawan. Ayun, very good. Sa Palawan, El Nido, Palawan. Okay. Last one. Ito, ito. Baka familiar sa inyo to. Sino nakarating na dyan? Fort Santiago. Fort Santiago. Anong nangyari dyan? Bakit sikat ng Fort Santiago na yan? Golda? Kasi po, sir, ito yung para naging taguan ng mga... Yung mga? Anong nangyari dyan? Bakit napakahalaga sa kasaysayan ng Fort Santiago, Julian? Parang ito po yung naging defensa ng Spanish government po. Oh, yung Intramuros. Diba? Yan yung naging pandepensa. Yung wall na yan, ginamit yan ng mga Kastila noon para magtago sila. Okay, at the same time, dyan din kinulong si Jose Rizal sa Fort Santiago bago siya barilin sa luneta. Okay? So, anong masasabi nyo sa ating virtual meeting? Maganda, sir. Natutunan din po. Bakit? Ara? Ngayon yung parang pihira na lang yung kasi nung basta. So, virtual tour. Parang kala mo, narating mo na talaga. Pindutin nyo yung link. Kasi narating mo sa video record. Anong, sino nakakaalam ng laro na yan? Alam niya? Ano yan? Ano yan, Marco? Memory test po. Memory test. So, ang gagawin ninyo, yung mga larawan na nakikita ninyo dyan sa nakataob na picture ay yung mga larawan na may encounter natin ha, sa lesson natin ngayong araw na ito. Okay? So, gusto ko ipamiliarize ninyo yung larawan na masasalubong nyo. No, dahil memory test nga yan, no, idagdag na rin ninyo sa memory nyo. Okay? So, bibigyan ko kayo ng oras para gawin, tapusin yung memory test na yan. Okay? Start. Sasabayan ko kayo ng paglalaro, ah. Pakisabi sa akin yung score nyo at i-record ko, ha? Ilan ang points mo? 28 points. Pakirecord mo nga ang points nila, Head of All Leader. Balakwit, 28 points. So, how about you, Bautista? Tapos ka na? Sir, tapos na po. Sir, naka-32 moves ako. Sino? 32 po. 32 moves, Bantilan. Sir, 32. 36 at Isado. Guys, hindi yan pataasan na baliktad ang puntos niyan. Ang may pinakamababang points, yun ang panalo. Kasi ibig sabihin ng moves na yan, ilang beses ninyo na nakalimutan yung kinalalagyan ng picture. Okay, Malawi, ilan ang points mo? 39, sir. 39 points. Bautista, ikaw na lang, wala. 32 po. 32 points. At Balakwit, ilan ang points mo? Head of All Leader? 39 points. Okay, so nire-record ng ating Head of All Leader ang score ninyo. So, thank you guys.
So, matapos ninyo makita ang ilan sa mga larawan, meron ba kayong larawan na familiar doon na kilala, ninyo na na-encounter? Meron ba? Meron. Sino ang larawan na nakita ninyo na, teka lang, parang familiar sa akin to, ah. Sino yan? Si Marco Polo. Si Marco Polo. Bakit mo nakilala si Marco Polo? Kasi po sir, ako po yung nag-presentation mo rin about kay Marco Polo po. Sir, yung nag-presentation po tayo sa klase po. Ah, okay. Ah, si Marco Polo, medyo familiar sa'yo. Sino pa? Meron ba kayong bagay? Meron ba kayong something na nakita na teka parang part ng lesson namin to, ah. Yung ano yon? Alanisa, ano yung sa'yo? Yung mga gold poster. Gold. Okay, so natumbok mo rin. No, so hindi ko na patatagalin itong panabik ko sa inyo, ha? Meron akong panibagong link na ibibigay sa inyo at gusto ko lahat ng mga mahalagang datos, no, pwede ninyo isulat diyan sa wall ninyo o kaya sa papel ninyo, yung mga important details ba? Magandang araw. Ngayong araw na ito, inaasahan na matutunan mo ang mga dahilan na nagbunsod sa mga kanluranin na magtungo sa Asya. Malalaman mo rin ang tatlong naunang ruta na ginamit ng mga kanluranin upang magtungo rito. Paalala lamang, bago natin simulan ang paksang tatalakayin, mag-subscribe lang kayo sa channel na ito at pindutin ang bell button para updated ka sa mga bagong paksa na tatalakayin. Enjoy! Pamantayan sa pagkatuto. Nasusuri ang mga dahilan, paraan, at epekto ng kolonyalismo at imperialismo ng mga kanluranin sa unang yugto o ika-16 at ika-17 siglo na pagdating nila sa Timog at Kanlurang Asya. Unang layunin, na ibabahagi ang tatlong naunang ruta na ginamit ng mga kanluranin sa pagtungo sa Asya. Ikalawang layunin, na iisa-isa ang mga salik na nagbunsod sa mga kanluranin na magtungo sa Asya. Ikatlong layunin, na bibigyang halaga ang mga salik na ito na nagdulot ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng Asya. Alam mo ba, bago pa man naganap ang mga pagtuklas at pananako, ay may ugnayan ng nagaganap sa mga Europeo at mga Asyano. Nagsimula ang ugnayan ito noong 15 hanggang 17 siglo at ito ay sa pamamagitan ng pagitan ng mga kalakal sa pagitan ng mga Asyano at Europeo mangangalakal. Ito rin ang magiging hudyat sa panahon ng eksplorasyon o ang paghahanap ng mga lugar na hindi pa nararating ng mga Europeo. Sakay ng mga uri ng mga hayop na pagtakbay, katulad ng kamelyo at mga kabayo, narating ng mga Europeo ang lupain ng China hanggang sa lupain ng India. Dahil dito, magiging daan ito ng pagkakatuklas sa tinatawag nilang Hilagang Ruta.
hindi titigil sa pagtuklas ang mga Europeo ng bagong ruta. Matapos ang pagkakatuklas ng mga modernong kagamitan para sa mga sasakyang pandagat, matutuklasan ang banggit ng ito ay magmumula sa baybayin ng India hanggang sa marating nito ang golfo ng Persia. Mula rito, sakay ng mga hayop, muling lalagbayin ng mga mangangalakal ang Asia patungo sa mga destinasyong tatahakin nito. Ito ang hudyat ng pagkakabuo o pagkakatuklas ng panggitnang ruta. At ang panghuli ay ang timog na ruta na maglalayag mula sa India, babagdasin ang karagatang Indian hanggang sa makakarating ito sa Egypt. May mga pangyayari na nagbigay daan sa mga kanluranin upang magtungo sa Asya. Ito ang mga pangyayari na mag-uugnay sa pagitan ng mga kanluranin at ng mga Asyan. Una nga rito ay ang paglunsad ng Kusada. Nagbigay daan din ang ginawang paglalakbay ni Marco Polo. Isa rin sa mga dahilan ang muling pagdising ng Europa o ang tinatawag na Renaissance. Ang ikaapat na dahilan ay ang pagbagsak ng Constantinople. At ang panglima ay ang pag-usbong ng kaisipang merkantilismo. Ang unang salik, ang Crusada. Isang napakahalagang sermon ang nabanggit sa misa ni Pope Urban II taong 1905 o 1095 ang gumulat sa mga Europeo. Ayon sa kanya, tayo ay mabuting tagasunod ng Diyos. Kaya kung tayo ay tatawagin ng Diyos para sa isang misyon, susuway ba tayo sa utos niya? Sa puntong iyon, inilahad ng Santo Papa ang sitwasyon ng Jerusalem. Ang Jerusalem na kung saan lugar ng kapanganakan ng itinuturing na Diyos ng mga Kristiyano, si Kristo. Ang Jerusalem na noong mga panahon na yon ay kasalukuyang sakop ng mga Turkong Muslim. Kailangan natin itong bawiin. Kailangan muling mapasakamay ang banal na lupain. Ayon kay Pope Urban II. Matapos ang sermong iyon, inilunsad nila ang krusada. Ang krusada na ang layunin ay mabawi ang banal na lupain mula sa mga Muslim. Ito ay isang ekspedisyon. Ito ay isang paglalakbay. Napakahabang paglalakbay. Iba-ibang mga krusada ang inilunsad sa iba't ibang panahon. May mga krusada na pinangunahan ng mga marataas na opisyal. May krusada ng tatlong hari. May krusada ng mga mangangalakal. At may krusada ng mga bata na itinuring na pinakamalagim, pinakamalupit na krusada na naganap sa kasaysay dahil sa maraming mga bata ang naligaw, napagod, namatay sa gutom, at yung mga nanatiling buhay ay binenta at ginawang alipin. Sa dami ng mga krusadang naganap,
karamihan sa mga ito ay bigo na nabawi ang banal na lupain. Ang paglalakbay ni Marco Polo. Si Marco Polo ay isang Italianong adventurerong mangangalakal na taga-Binis. Darating niya ang silangang bahagi ng Asya at doon nakilala niya si Kublai Khan. Si Kublai Khan ay emperador ng dinastiyang Yuan. Sa loob ng 11 taon, halos nalibot ni Marco Polo ang buong kaharian ng Yuan. At doon natikman niya ang iba't ibang uri ng pagkain. Makita ang iba't ibang uri ng lugar at naranasan ang mga kultura nito. Dahil dito, nakagawa si Marco Polo ng aklat na The Travels of Marco Polo. Sa pagkamatay ni Kublai Khan, napilitang bumalik si Marco Polo, dala ang aklat na ito. At doon, nabasa ng mga Europeo ang mga lugar na kung saan nagbukas ng interes sa kanila na lalong magtungo sa silangang bahaging iyon ng Asya. Ang Renaissance. Ang Renaissance o muling pagsilang ay nagsimula sa Italia na naganap noong 1350. Isa itong filosofikal na makasining at dito binigyan din ang pagbabalik sa mga makasining na interes ng tao. Sa panahong ito, muling nabuhay ang interes ng mga Europeo sa estilo at disenyo, sa pamahalaan, sa edukasyon, sa wastong pag-uugali, at sa paggalang ng pagkatao ng isang individual. Ang balayang pag-iisip ng tao ang nagpalawak ng kanyang ideya at pananaw sa buhay. Panahon ng Renaissance sa Europa, marami sa mga taong kilala natin ngayon tulad nila Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileo Galilei, at iba pa ang naging daan sa mga pagbabago sa larangan ng kalakalan at negosyo. Ang pagbagsak ng Constantinople. Ang Constantinople ay ang Asyanong teritoryo na pinakamalapit sa kontinente ng Europa. Ito ang itinuturing na gitnang ruta noon. Ito rin ang nagsilbing rutang pangkalakalan mula Europa patungo sa India. Ngunit isang pangyayari ang hindi inaasahang naganap. Sakop ng mga Turkong Muslim ang Constantinople. Dahil dito, nahilitang maghanap ng bagong ruta ang mga mangangalakal. Ngunit noong 16th century, naimbento ang mga kagamitang pandagat tulad ng astrolabe na ginagamit upang malaman ng oras at latitude, at ang compass na ginagamit naman upang malaman ang direksyon ng pupuntahan. Ito ang nagbukas sa panibagong ruta na dadaanan ng mga mangangalakal patungo sa Asya.
merkantilismo. Dahil sa patuloy na paglawak ng kaalaman ng mga Europeo tungkol sa mga Asyano, isang prinsipyong pang-ekonomiya ang umiral sa mga ito, ang kaisipang merkantilismo. Isang kaisipan na kung marami kang ginto at tila, may pagkakataon ka na maging mayaman at kapangyarihang bansa. Kinailangan ng mga Europeo na maghanap ng mga lugar na mapagkukuhanan ng mga likas na yaman at ilaw na sangkap. Kasabay ang patuloy na paghahanap ng mga ginto at pila. Okay, so mula sa inyong mga napanood, tinan ko kung talaga may mga natutunan kayo, ha? Ha, paunahan ngayon ng pagsagot. Okay? Ano ang tatlong ruta na unang ginamit ng mga kanluranin para sila ay magtungo sa Asia? Ano ang tatlong ruta na yon, Marco? Paki-explain mo na rin para tingnan ko kung talagang nakuha mo. Tatlong unang ruta. Mayroon silang tatlong unang ruta na ginamit eh. Sige, Marco. Yung hilagang ruta po. Mm-mm. Yung hilagang ruta, anong gamit nila doon? Sa China hanggang... Anong mode of transportation ang ginamit nila sa hilagang ruta? Gumamit po sila ng mga hayop po sa pagtulad ng kamelyo at mga kamelyo. Okay, by land. No. Gumamit sila ng kabayo, ng kamelyo. Kasi yung mga hayop na yan, yan yung available doon sa area nila. Okay? Ano ang pangalawang ruta na ginamit nila? Sige, tuloy mo, Marco. Yung panggit ng ruta ko. Mm-hmm. Ano yung nadagdag dyan sa ruta na yan? Habang sa paglalakbay po nila, natuklasan po yung mga sasakyang pandagat. Okay. Kasi meron ng imperyo, yung Phoenician, ewan ko kung natatandaan ninyo, no? Nagsimula na silang gawin ang mga sasakyang pandagat. Kaya nag-exist na yung mga kagamitan na yan, yung mga sasakyan na yan. Okay? Kung sa unang ruta ang ginamit nila by land, hayop ang ginamit, ito, meron ng sasakyang pandagat at the same time ay ginamit pa rin yung mga kamelyo, yung mga hayop. No? Samantala, ang pangatlong ruta, ano naman yon, Marco? Timog ruta po. Ano ang timog ruta? Maglalakbay po lang sa karagatang India hanggang sa Egypt. Okay. So, very good. So, matapos silang malaman ang tatlong ruta na yan, ano nangyari sunod? Akala ko ba okay na meron ng tatlong ruta silang dinadaanan? Ano nangyari? Bakit para yata na iba yung kwento? Anyone? Ano yon? May nangyari kasi kaya nasarado eh. Sinaraduan na nila yung ruta eh. Sir, ano po? Yung sa gitnang ruta po. Mm. Ano po? Nandun po yung mga turong. Kaya po naghanap ng okay, very good. No. Kasi kumbaga, dahil nga hinarangan nga ng mga Turkong Muslim, wala silang ibang choice kundi maghanap ng bagong ruta talaga. At yun ang naging dahilan kung bakit lalo pa silang nagkaroon ng interest na pumunta sa Asia. Ano-ano ang mga limang dahilan na yan? Anyone? Sino makakapag-discuss ng limang dahilan? Ah, bantilan. Crusada po. Crusada, paglalakbay ni Marco Polo, Renaissance, pagbasak ng Constantinople at Mercantilismo. Okay. Sige, paki-explain mo nga yan, Iha. Yung crusada po, yun po yung pag-bawi po ng bansang Jerusalem.
Okay, tapos next. Po, yung sa pagbabay po ni Marco Polo, may ano po kasi, may libro po si Marco Polo, Not the Troubles of Marco Polo po. Kaya, ano, nung nabasa po yun, ano, na parang gusto na po nilipuntahan yung napunta ni Marco Polo. Next. Tapos po, yung sa Renaissance po, yun po yung, yung muling paglilang po. Tapos, ang pagbagsak ng Constantinople, ito po yung ano, dating kabisayan sa silangan ng Impyerno Romano. Okay, tapos, next, last one. Mercantilismo po. Po yung ano, naghanap ng bansa na may ginto at pilak po. Okay, very good, very good. No. So, last na tanong na lang. Isang tanong bago tayo bago tayo pumunta sa ating exam. Ha? Bakit ba napakahalaga sa mga kanluranin itong ginto at pilak? Anong meron diyan? Rolda. Kapag ng ginto at pilak, nagsisimbolize na po siya na mayaman po kayo, may pera po yung bansa niyo po. Ibig sabihin po noon, ano po sila, parang mas sustainable na po yung economy nila kasi nila resources. Okay, very good. So, tama, sabi mo nga, sumisimbolo, no, status symbol, intindihan, simbolo ng kayamanan. Kapag marami kang ginto at pilak, ibig sabihin, yung bansa mo mayaman. Kaya itong mga kanluranin, talagang nagkaroon sila ng interes na pumunta sa Asia. Okay? So, hindi nyo na kailangan ng ballpen at papel para sa ating test. Ang kailangan nyo na lang gawin, class, pwede kayong gumamit ng boses ninyo sa pagsagot kasi automatic darating naman sa akin yung sagot ninyo. Or, pwede kayong mag-type. Ha? Ang gagawin nyo lang, pindutin yung link na sinend ko sa ating group chat. Okay? Sige, pasok. Start na tayo, ha? Ito ay mayroong oras. 30 seconds ang oras sa bawat numero. Ha, pwede kayong sumagot. Pwedeng voice answering ang gagamitin ninyo. Pwedeng i-type ninyo ang sagot automatic. Darating sa akin yan. Okay, ready? Hindi nagtagumpay ang krusada dahil... Pakinggan natin yung sagot ni Malakas. Sabi ni Jeline, malalakas ang kalab. Nako, hindi umabot. Si Jessa, si Balakwit, walang answer. Si Rolda, dahil karamihan sa mga ito ay namatay at naligaw. Okay, correct. Alanisa, Mayna, hindi nakasagot. Atisado, hindi nakasagot. And then, Marco, hindi rin nakasagot. Guys, mas mabilis kung ano. Kung voice message ang isasagot niyo. Second question. Second question. Naghanap ng bagong ruta ang mga kanluranin patungo sa Asia dahil? Okay, give your answer. Okay, time is up. Ayon kay Jessa, naghanap ng bagong ruta ang mga kanluranin dahil hindi sapat sa... long answer, hindi umabot. Atisado, dahil hawak ng mga Turkong Muslim ang gitnang R. Hindi rin umabot. Bautista, dahil sa mga Turkong Muslim na nakabantay sa gitnang T. Nako, hindi rin umabot ang sagot. Dahil sa mga Turkong Muslim, correct. Next question. Malaking tulong ang muling pagsilang o Renaissance ng mga Europeo sa paghahanap ng bagong ruta dahil... Start answering, 30 seconds.
Okay, dahil ayon kay Ara, na bago nito ang kaisipan ng iba sa kaisipang edukasyon. Kinulang kinapos. Pero somehow, nakuha ko naman yung idea, correct. Bautista sapagkat nagkaroon sila ng interes at kaalaman, correct. Jessa, no answer. Jeline, no answer. Rolda, nagkaroon sila ng interes sa libro ni Marco Polo, correct din. At Alanisa, no answer. Okay? Last two question. Ang merkantilismo ay nagbibigay halaga sa 30 seconds starts now. Guys, nire-record itong score nyo rito, ha? Ang merkantilismo ay nagbibigay halaga sa, ayon kay Jessa, dahulig. Nako, hindi ko maintindihan yung thought. Ayon kay Ara, estado ng buhay sa gitna o kayamanan. Mukhang malabo ang statement, ha? Bautista, kayamanan ng mga bansa o ginto at pila. Correct. Bantilan sa mga ginto at pila kung isang bansa o, nako, mukhang malabo. Mm-hmm. Rolda, ginto at pilak at mga yaman ng ibang bansa. Correct. Alanisa, hindi rin natapos ang sagot. Dalawang kaklase nyo ang nakakuha ng tamang sagot. Okay, let's move on for the last question. 30 seconds starts now. Mahalaga ang naging ambag ni Marco Polo sa kasaysayan at isa na rito ay... Okay, ayon kay Atisado, ang librong The Travels of Marco Polo. Correct. Jessa, libro ni Marco Polo ang siyang nagbigay daan. Okay, correct. Pagbibigay ng interes sa iba na lakbayin ang silangang bahagi ng Asya. Correct. Ang libro niya na The Travels of Marco Polo ayon kay Rolda. Correct. Bantilan, libro niya na The Travels of Marco Polo. Correct. And Alanisa, hindi natapos ang statement. Incorrect. Okay? Sino nakakuha ng tamang sagot? Ilan na nakakuha ng 5 points? Taas ang kamay. Rolda got 5 points. 4. 3. 3 points. Sino nakakuha ng 3 points? Taas ang kamay. Okay, Bautista, 3 points. 2. 1. And then 1 point. Bantilan, 0. 1 point din, Balakwit. Okay, so remember guys, lahat ng points ninyo ay nire-record ng head of all leader ninyo. Okay? So that's all. Nga pala, ang assignment ninyo sa akin para sa next meeting natin, next week, no, siguro naman lahat kayo dyan, guys, ay may mga dyaryo. Paki-on na nga lahat ng mic. Lahat ba dyan sa inyo may dyaryo? May dyaryo dyan sa inyo, no? Okay, kung walang dyaryo, no, baka siguro meron kayong mga malalapit na kapitbahay dyan na pwede ninyong hinga ng dyaryo or magazine. Huwag kayong lalabas kasi bawal pa rin lumabas ang mga minor. According sa direktiba ng ano natin ng IATF. Okay? Anong gagawin sa dyaryo? Ang gagawin ninyo sa dyaryo ganito. Mula sa dyaryo na available sa bahay ninyo, gusto ko no gumawa kayo ng collage. Alam niyo yung collage? Sino nakakaalam ng collage? Sino nakakaalam ng collage? May idea kayo pa ano yung collage, Rolda? Para po siya ano po okay. Tama, yung mga picture. No, kung magazine ang gagamitin nyo,
Maghanap kayo ng mga picture doon sa magazine na may kinalaman. Ibig sabihin, pwede nating gamitin simbolo tungkol sa pakikipaglaban para sa ating bansa. Simbolo na nagpapakita ng diwang nasyonalismo. Naintindihan ninyo? Ano-ano yung mga larawan na pwede ninyong magamit na simbolo ng nasyonalismo? Okay? Ang gawin ninyo, dahil online nga tayo, idikit ninyo yung inyong ano, yung inyong gawa sa shirt coupon band. Pagkatapos ninyong idikit ang gawa ninyo, isend ninyo, picturean ninyo yung gawa ninyo na yan at isend sa aking email. Okay, lahat naman kayo, nabigyan ko na ng email ko. Tama ba? Lahat ba may email ko na? Kung mayroon pang hindi nakakuha ng email ko, isa-send ko yung email sa GC natin. Okay? Kung wala na kayong tanong, pwede na kayong mag-log out. Pero kung meron kayong tanong, magpaiwan kayo sa akin. Okay? Thank you, Einstein. Goodbye, Einstein. Goodbye, sir. Okay, goodbye. Meron bang may tanong? Yes, Marco. Anong tanong mo? Naka-off yung mic mo, iho. Sir, yung tungkol sa assignment. Ano yung tanong mo doon sa assignment? Kailangan pa po ba ng description? Oo, very good. Oo. Diba, nakagawa ka na ng simbolo, nadikit mo na yung mga simbolo na yan. Okay? Sa ilalim ng nadikit mong larawan o simbolo, kailangan ninyong ipaliwanag. Ha? Sabihin ninyo, isulat ninyo, bakit napili ninyo yung simbolo na yan? Okay? Sige po, sir. Okay, thank you. Hello, sir. Saan po ba pwedeng gawin ang collage? Yung gagawin ay gawa ko sa dyaryo. Ngayon, kung yung dyaryo na yun, gagawa ko kayo ng simbolo para doon sa topic natin. Dyaryo lang po ba, sir, ang pwedeng gamitin? Kung wala po kayong dyaryo sa bahay ninyo, pwede kayong gumamit ng magazine. Lalagyan pa po ba, sir, ng description? Opo, lalagyan po ninyo ng description. Kaunting paliwanag po regarding sa simbolo na ginawa ninyo. Yun lang po, Mr. Laurea. Maraming pong salamat ha. Pasensya na po sa abala.